Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa mga panikay ng digdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. No? Pag-usapan natin at tayo'y patuloy na naghihintay sa sinasabi ni Vice President Lenny Robredo na siya ay may ibubunyag. No? Alam nyo, yung mga ibubunyag na ganyan. Para tayong teleserye, no? Kung ikaw, Vice President ka ng Pilipinas, may natuklasan ka na importanteng bagay. Ibig sabihin, kung hindi importante, hindi mo nasasabihin yan. Kasi panira lang yan, eh, di ba? Pero ang dating sa atin, meron siyang ibubunyag. Simula pa lang yung pagkakatanggal sa kanya ng pwesto, may ibubunyag siya sa kanya na tuklasan. Kinolya ng PIDEA chief, no, na si General Aquino. Na sige, bunyag mo, baka makatulong sa atin yung natuklasan mo. Kasi kung ikaw ay concerned talaga sa Pilipinas, may natuklasan ka. Ikaw ay drug czar. Right there and then, no. Natuklasan mo, gumawa ka na aksyon. Binigyan ka na kapangyarihan, eh, no. Pero hinintay mo muna na tanggalin ka sa pwesto. Ang inuuna kasi ni Lenny, nauna sa kanya Prescon Quinto, eh, no. Ang Prescon niya pakaramihan, yung mga Prescon sa ibang bansa, no. Gusto nila na sumisikat sila sa ibang bansa, parang doon ba nanggagaling yung boto nyo? Sa ibang bansa ba? Dito tayo sa Pilipinas, eh. Mga Pilipino yung inyong mga botante, di ba? Mga Pilipino yung inyong pinamumunuan. Bakit masyado kayong concerned doon sa sasabihin ng ibang bansa? Yung sinasabi ng mga Pilipino, wala kayong pakialam. Okay. Ano yun? Na kami nagamon, eh. Gusto na namin malaman, eh. Baka nga naman meron talagang kapalpakan, no? Kasi yung sinasabi niya na palpak yung drug war, binigyan siya ng chance, wala naman siyang pinakita na ano yung kapalpakan. Ang sabi nga ni Duterte, ang hirap mong pagtiwalaan, nauuna daldal mo, eh. Daldal ka ng daldal, hindi na namin maintindihan kung yung dinadaldal mo ba ay nabibisto mo na yung sekreto, no? Eh, drug war, eh. Matitinding kalaban yan. Mga drug lord ang kalaban yan. Hindi naman simple yung mga drug lord na yan. O, di ba? Punong-puno sila ng marami silang pera, marami silang gamit. Huwag na, sa ibang ano natin talakayin sa drug lord. Dito lang muna kay Madam Lenny. May natuklasan ka at ibubunyag mo sa mga susunod. Bakit kinakailangan sa susunod ng mga pagkakataon pa? Iayos mo muna yung script. Bakit kinakailangan mo iayos ang script kung ang natuklasan mo ay kapapahamak ng bansa? Di dapat sabihin mo na para ngayon makagawa ng paraan. Kasi Vice President ka ng Pilipinas, eh. Hindi ka naman Vice President na United Nations. Hindi ka naman Vice President na US, eh. Dito ka sa Pilipinas. Kung concern ng Pilipinas yan at sinasabi mong ibubunyag, bakit anong kinatatakot mo? Tapos ang sasabihin niya, ano ba kinatatakot ng Pangulo ng Pilipinas? Hindi nga natatakot si Duterte. Hanggang ngayon ba, mahirap pa ispilingin yun? Lahat nga ng mga cabinet member niya, malapit o hindi sa kanya, pag na-involve sa katiwalian, sinisibak niya. Diba? O yung mga walang silbi niyang mga cabinet member, katulad nung Lenny Robredo, mag-iisang buwan na, wala naman palang inintroduce o wala naman palang gagawin sa bilang drug czar. Huwag niyong sabihin na hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Binigyan ka nga ng pagkakataon ng inuna mo lang. Hindi ka lang nagpakitang gilas. Hindi mo lang sinabi, eto yung mga gagawin ko bilang drug czar. Wala kami narinig. Sa husay niyo na magmanipulate sa media, wala kaming nabasa na eto yung gagawin mo. Eto yung mahakbang na gagawin mo. Wala, eh, di ba? Ang ina-expect ko nga na gagawin mo, tatanggalin ko tong PIDEA chief, tatanggalin ko tong PNP na namumuno sa drugs, papalitan ko yan, eto ipapalit ko. Yun sana kasi alam mong seryoso ka. Pero mag-iisang buwan na wala ka namang ginawa, tapos nung tinanggal ka na dahil wala kang silbi, may ibubunyag ako. O, Vice President ka pa rin naman ng Pilipinas.
Ilang araw na yung ibubunyag mo? Ano ba yun? Kumukuha ka pa ng mga ebidensya para suportahan yung ano ba yan? Nagkikreate na naman ba kayo ng bagong bikoy? Baka may lalantad na naman na akala ko ba ikaw ang nakatuklas? O bakit? Huwag ka na maghanap ng panibagong bikoy na babaliktad lang. Kawawa lang yung script nyo na nadadamay. Tignan nyo yung ano, kung gaano naman sila hindi kaseryoso dyan sa, alam nyo yung ginagawa ng Liberal Party ngayon, yung mga tinatawag. Ako, ayoko sila tawagin dilawan. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng dilawan. Yung mga Liberal Party, tignan nyo yung ginagawa nila sa pamumuno ni Lenin. No? Hindi umubre yung, ano, yung drug war, di ba? O ngayon, bago mag-create, bago magsimula yung Southeast Asian Games, ano yung issue? Caldero. Pero, kita nyo yung pero ah, wala silang inaakusahan na nagnakaw. Wala silang inaakusahan na overpricing. Wala silang, namamahalan lang sila. Pero wala silang, ang tanong dun, si Caldero, wala silang inaakusahan na overpricing, wala silang, kasi paano mag-overprice yun? Eh, yun yung presyo ng napagkasunduan ng isang national artist. Para mong question yung art ng isang national artist, di ba? Pag sinabi mong overprice yun. Very safe sila. Nagtatanong sila bakit 50 million yung tinatawag nilang Caldero at tinatawag naman natin simbolo ng Southeast Asian Games. So, wala nangyari. Tigil na rin, di ba? Tigil na. Ibig sabihin, in the first place, hindi sila seryoso dun sa mga question nila na yun, no? Hindi, gusto lang nila talaga manggalit. Eh, wala nagalit. Tigil na sila. Kasi kung totoo ka na meron kang issue dun, bakit mo tatantanan? Yun yung point ko eh. Eto na naman. Si Lenny Robredo na naman. Walang kumakagat, walang clamor ngayon. Walang nananawagan na ano yung binunyag. Kasi ang panawagan nila dun, ang susunod palang press con ganito eh. Ang susunod na press con pala. Parang serye talaga eh, di ba? Nag-resign. Ay, hindi nag-resign, tinanggal. Oh, nagsisimula pa lang ako. Hindi pa ako tapos. Oh, di okay. Katunayan, may ibubunyag ako. Okay. Di, sige, ano kaya ibubunyag? Curiosity lang sa atin. Tapos ang susunod pala dun, press con, anong kinatatakot nila? Inunahan pa nila eh. Hoping, alam niyo yung script nila, may kulang dun sa script eh. Effective lang yun, yung anong kinatatakot kung inaawat siya. Wag mo sabihin niya kasi national security 'yan. Wag mo, bakit mo bibisto yung natuklasan? Walang nag-awat sa kanila. Pero natuloy na rin yung press con. Nakuha niyo. Kulang yung script eh, siguro malaki na binayad nila ron sa script. Nakuha niyo yung script. Hindi pa ako tapos, nagsisimula pa lang ako, hindi nila ako kilala, o di, at may ibubunyag ako. Biglang tumalon ngayon, walang pumansin eh. Ang akala siguro nila, ang reaction niya, huwag mong ibubunyag kasi ano yan, national security. Mangangamba yung ating ano. Eh, wala nag-question. Ang sabi ni Aquino eh, si PDEA chief, o sige, ibunyag mo madam, baka makatulong yan sa program namin na against drug war, no? O drug, ulit. Sige, madam, baka makatulong yan sa war on drugs namin. Tapos ang susunod niya, ano ba kinatatakot ng Pangulo? Wala naman sinabi yung Pangulo na natatakot siya sa sasabihin. Mali yung script, hindi nila na bago. Ang in-expect nila na matatakot si Duterte na hindi nga siya pinansin eh. Hindi pinansin na may ibubulgar. Biglang ang tanong, ano ba yung kinatatakot? No, sa script kasi, akala niya, dahil may sinabi siyang ibubunyag, magre-react sa script nila, siguro, ang in-expect nila, magre-react doon sa ibubunyag na, wag nyo, kung ano man yung natuklasan mo, tigilan mo na yan, pagbubunyag na yan. Hindi.
Hindi siya pinansin doon. Ano ba kinatatakot? Wala kang kinatatakot dahil wala ka namang binubunyag. Ibunyag mo muna bago matakot. Baka ikaw yung natatakot na wala ka namang ibinubunyag. Wala ka namang ibinubunyag, pero gusto mong matakot yung pagbubunyagan mo. Hindi, wala nga kami idea kung ano yung gusto mong ibunyag, no? So, hanggang sa ngayon, hanggat wala kang binubunyag, Madam Leni, Vice President, kagalang-galang ang pag-ano ko sa'yo. Hindi ako iba na sabihan ka na kung ano. Vice President ka namin eh. Igalang mo rin kami. Hindi naman kami mga laruan eh. Mga nakikinig sa'yo, di ba? Anong ibubulgar mo? National importance siguro yan para Vice President magsasalita ng ibubunyag. Eh, nagpatuloy po kaming naghihintay. Pero may hangganan yung paghihintay namin eh. Dahil pag bukas wala pa rin, o sa isang araw, o next week, sabihin namin na niloloko mo lang talaga yung taong bayan. Diba? Hindi na buo yung script. Kasi sunod-sunod yan eh. Naputol ka na kagad eh. Ulitin ko na script ha. Hindi pa ako tapos. Hindi niyo ako kilala. Nagsisimula pa lang ako. Ano yung sisimulan? May ibubunyag siya. Tapos, hoping na may reaction, eh walang reaction. Kaya, ano kinatatakot? Walang reaction, paano mo sabihin natatakot? So, mali na script, ano pa itutuloy dun? Parang ano yan eh, parang nabasa ko na script na yan eh. Natatandaan nyo yung impeachment ni ERAP. Huwag buksan yung 11 ano, yung boxes yata yun ng supposedly ebidensya laban kay ERAP. Sabi ng mga ano, pabor sa impeachment kay ERAP, buksan yan. Sabi ng mga nang ayaw pabor kay ERAP, huwag buksan. Nagbutuhan sila kung bubuksan o hindi bubuksan. Natalo yung bubuksan. Kaya nag-walk out yung mga dapat buksan at nag-people power. Yan bang gusto niyong script? Napipigilan ka sa ibubunyag mo. Tapos magagalit ang tao, bakit ayaw ipabunyag? At mauwi sa people power. Naawat eh. Nagkamali kayo ng scriptwriter. Ang ibig sabihin, Vice President Leni, eto panik, tanong lang kami kasi nahihiwagaan na kami. Naniniwala kayo sa sarili niyong script? Naniniwala kayo sa script nyo na mauuwi to sa pagkakatanggal ng Pangulo? Malabo eh, di ba? Yung ba pinaniniwalaan nyo? Baka naniniwala kayo dun na dun ang papunta nun eh, kalimutan nyo na lahat. Okay? So hanggang dito na lang muna at patuloy kami naghahanap. Question lang naman natin kung yun ba yung laman ng script nyo. Kung hindi naman yan ang laman ng script nyo, o kung hindi man yan script, eh sabihin mo na kung ano yung natuklasan mo. Ganun lang naman yung hamon, di ba? Hindi naman kami mga akala nyo kasi lahat ng mga tao sa Pilipinas, uto-uto. Pag sinabi nyong mahal ng kaldero, mag-aaklasan na. Mas mahal yung mga nagluluto. Hanggang dito na lang. Badong Aratilis po.